sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon sa dermatologist sa Waterweed. Pasensya na po kayo kung mahina yung boses ko kasi nakakahiya pag malakas. So hindi ko alam, hindi ko alam baka bawal yata kung kukuha ng video, but I will try my best. Hello everyone! Welcome back to my channel, Philly Quena TV. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay okay kayo. And again, welcome back to my channel. And kung nakikita nyo sa thumbnail, it's my first time na pumunta sa dermatologist. Yes po. The main reason is dahil hindi naman tayo binayaan ng magandang skin katulad ni Ivana Alawe. Mayroon tayong mga best friends, yan, na mga pimples. So, that's the main reason na pumunta ako sa dermatology. And then the second reason, maganda din tong tips sa mga nagbabalak magbuntis katulad ko or gustong magbuntis. Kasi kung makikita nyo rin po pala dyan sa, sa playlist ko, meron akong playlist na Skin Magical Rejuvenating Set. Na-try ko po yan. Hiyang po ako at gusto ko po yung product na yan. And hininto ko po siya kasi na mga 6 months na. And then sinabi ko rin din doon sa video ko na pag, diba, once na hininto ko yung product na yun, bumabalik yung pimples ko. So, dahil kami ng asawa ko ay nagtatry na magkaroon ng baby, minabuti namin na pumunta ng dermatologist at humingi ng, ano, ng solusyon, ng gamot, kung ano bang mas magandang gamot para mawala yung pimple ko or mabawasan man siya at importante sa lahat, safe kung mabubuntis man ako, safe sa baby. So ito, tips din to sa mga gustong magbuntis o mga buntis dyan. Pwede nyo itong gamitin kasi dermatology na nagbigay sa akin na talagang safe siya. So ito, i-share ko sa inyo yung gamot mamaya kung ano yung binigay sa akin ng dermatologist. So first, i-share ko sa inyo yung experience ko nung nasa loob na ako ng clinic. So, bawal kasi i-video, so nasa sa labas lang. Dalawang doktor yung tumingin sa akin. Yung unang doktor is hiningi yung ano ko, yung background ng allergy ko ba? Kung may anong may allergy ako, kung may family, sa family namin meron bang skin cancer. Importante yata yun na malaman nila. And then, tinignan yung dibdib ko, kung may mga pimples ako, and then yung back ko, which is noon meron akong mga pimples sa dibdib ko at sa back ko. Ngayon wala na nung that time na pumunta ako ng dermatologist. Parang siguro yung skin ko parang ano na rin siya, na immune na rin siya. So ang natira na lang kasi pimple marks. So nag-lead lang ako sa pagpunta sa dermatologist kasi baka bumalik siya. Kasi syempre baka pag nabuntis ako, baka mas dumami yung pimple ko, diba? So, kaya inunahan ko na yung pimple. So, nung in-explain ko sa doktor na nagtatry kami ng asawa ko na magkaroon ng baby, so, yun, hindi niya ako binigyan ng antibiotics. Kasi dapat, bibigyan niya ako ng antibiotic, which is yung pag-heal ng, or kasi bacteria yung pimple natin, bacteria kasi yan eh. Yung chemistry ng skin ko, para mabalance yung chemistry ng skin ko, bibigyan niya ako ng antibiotic. Hindi natuloy, sabi niya, pagkatapos na lang daw, if ever mabuntis ako, pagkatapos na lang daw, bibigyan niya ako. So, ito na yung isishare ko sa inyo na gamot na binigay niya sa akin, which is yung Benzol. Yun, ito, may pangalan ko kasi, at saka address namin. Yan. Yeah, ito yung binigay sa akin, which is Benzol pero Dockside, topical wash.
5%. So, very safe siya. Kung guys, I suggest na i-google niyo muna kung walang ganito. Basta benzoyl peroxide, topical wash, 5%. Safe siya sa pregnancy. And ito talaga yung na-amaze ako sa product na to. Ginugal ko din to. Ito siya guys, azelaic, ay aywan ko, bahala na kayo na mag-pronounce. Azelaic acid gel, 15%. Which is meron din itong 20%. Meron, yung ordinary, meron din ito. Nakita ko kasi sa Google, meron din ito. Very tolerable yung ano niya, yung HAPD niya. Sabi sa akin ng doktor, eto, morning and evening. And ito, which is every night. And then, pag ma-HAPD siya, gawin ko siyang every other night. Pero hindi naman siya, so far, sa lahat ng mga ginamit ko, ito yung hindi ma-HAPD. Skin Magical, Proactive, Neutrogena, ang HAPD nila. Ito, kahit sinabi ng doktor na baka ma-HAPD-an ako, gawin ko siyang every other night, hindi ako na-HAPD-an sa kanya. And then, nakita ko yung result niya na yung pimple marks ko dito, pat namamalat. Namamalat siya, guys. Tapos, parang, parang binabawasan niya yung yung pagkapula ng pimple marks o yung dark spot. Yun yung kagandahan. Binabawasan niya yung pagkaitim. And then, wala akong ibang ginagamit aside from this. And nanonotice ko, yung glow, nag-glow yung skin ko. Kung nanonotice nyo, guys, shiny siya, pero hindi siya oily. Shiny, pero hindi siya oily. Ganon yung hindi siya oily. Ganon yung effect niya sa akin. And then, sabi ng doktor sa akin, guys, is, hindi ko masasabi sa'yo na mawawala talaga yung pimple mo. Okay? Sabi niya sa akin, ito daw is to prevent lang na hindi lumabas yung mga nandyan pa sa loob. Kasi yung dapat na ibibigay niya sa akin antibiotic, which is yung pag-heal ng internal to external, sa loob, inside ng body mo, hin-heal ka niya, and then ito na yung para sa external nga, dito na sa labas. Kaso nga lang hindi pwedeng parang wala pang gamot na parang safe na antibiotic for pimples para sa gustong magbuntis. So far ito guys, contented na ako dito kasi 1 month ko na siyang November ko tong nagamit na. Pangalawang refill ko na nga to. November ako naggumamit. And then, meron pa rin ako mga pimple. Ito, bago to siya. Pero, bago pa man siya lumaki, natutuyo na siya agad. So, this is very safe. Kung hindi kayo satisfied sa sinasabi ko ngayon, I suggest na i-google nyo ang azelaic acid gel 15%. Kasi, safe siya sa gustong magbuntis at buntis. Meron din itong 20%, I think. Yung ordinary product, meron ito, pero ayoko sabihin na safe siya or katulad siya ng mga ganitong product which is galing sa hospital or sa pharmacy. But the benzoyl peroxide, this is very safe also, at we need this para sa bacteria, ganon. So far, yan lang muna yung isi-share ko. And tomorrow, or maybe next month naman ulit bago ako mag-vlog, isi-share ko sa inyo yung mga product na mga ginamit ko. See you and God bless!